kumain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakuniya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito, "Niloob ng Panginoon, ng Diyos ng kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking, ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa Kanya. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagang iyon ang puno ng sambahayan ng mga lipi ni Nahuda at Benjamin, ang mga saserdote at mga levita at lahat ng napukawang kalooban upang tumulong
sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang magsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na magsianing, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pabalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip ilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihan ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin, pati ang inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po bilang mga Kristiyano, nung tinanggap natin at tayo ay nabinyagan, tinanggap natin ang kandila na nagsisimbolo ng liwanag ni Kristo. Lalo na ho sa mga naka-attend ng binyag, naging ninong o ninang na,
May kandila na inaabot sa magulang ng bata bilang paalala at pagpapahayag na ang tinatanggap niya ay ang liwanag ho ni Kristo. Kaya ang hamon po sa ating lahat ng mga Kristiyano at binyagaan na ang liwanag ni Kristo ay huwag nating takpan, ang liwanag ni Kristo ay huwag nating itago, kundi ang liwanag ni Kristo ay paningningin natin sa ating buhay. Kaya nga ginamit ni Jesus ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas ang isang larawan na pag may nagsindi nga naman ng ilaw, hindi naman ito tinatago sa ilalim. Hindi naman tatakluban ito kung hindi ilalagay sa patungan para makita at liwanagan ang lahat. Tayo ho, bilang mga Kristiyano, ang taglay natin ay ang liwanag ni Kristo. At ito po yung misyon natin na maging liwanag sa sanlibutan, magdala ng liwanag ng kapayapaan at pag-asa, hindi tagadala ng dilim. Ang misyon natin, magbigay liwanag sa iba. At paano natin gagawin itong pagbibigay liwanag sa iba? Pwede nating simulan sa pagbabahagi ng pananampalataya natin. Kasi hindi ba pag binabahagi natin ang salita ng Diyos, doon tayo nagiging liwanag, lalong-lalo na sa mga tao na hinahanap ang Diyos dahil nasa dilim sila. Sa pagpapahayag natin ng ating pananampalataya, sa pakikinig natin sa mga tao ng pakiramdam nila ay nasa kadiliman sila at naliligaw, yung handa kang makinig, handa kang makilakbay, lalong-lalo na kung may kamag-anak ka, mahal sa buhay, o minsan anak na dumadaan sa isang madilim yugto ng kanyang buhay, maging diyan para sa kanya, handang makinig, handang dumamay. Doon ka nagiging liwanag sa taong iyon na sa tingin niya ay siya'y nasa kadiliman. Kaya ho, kahit na tayo nagsisikap ho mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano, aminin din natin, no? Minsan may mga taong ayaw sa atin. Ayaw sa ating pagpapahayag ng katotohanan. Ayaw sa atin dahil pinapahayag na hindi nila gusto ang liwanag, gusto nila ang kadiliman. No? Sabi sa Biblia, dumating ang liwanag, pero ayaw ng mga tao sa liwanag at mas gusto nilang manatili sa dilim. Pero may pangako ang Diyos sa ating Ebanghelyo. Kahit man ang pananampalataya natin ay pilit gawing lihim ng iba, na ayaw pag-usapan at sasabihin, sa'yo na lang yan, uusbong at lalabas pa rin ang mabuting balita sa ating mga bibig. Because no one can stop the spreading of the gospel. Kahit gawing lihim ang pananampalataya, kahit gawing lihim ang mabuting balita, lalabas at lalabas ang katotohanan ng mabuting balita. Lalong-lalo na sa mga Kristiyanong inuusig ngayon dahil sa kanilang pananampalataya. Kahit nasaan man kayo, sasabihan kayo ng, wag na yan, wag ka na magsimba, lalampas ka sa langit. Wag ka na pumunta doon, malayo yun. Pero dahil sa iyong pananampalataya at debosyon, patuloy ka pa rin. Salamat kapatid, nagiging liwanag ka ng sanlibutan. Walang makakapigil sa pagpapahayag ng mabuting balita. At ito ang ating misyon. Ito ang tawag sa atin na mahal na pong Jesus Nazareno na ang liwanag niya ay taglay ay paningningin natin sa ating buhay, sa pagpapahayag natin ng ating pananampalataya at sa ating pagdamay sa mga kapatid natin na ang tingin nila at pakiramdam nila sila ay nasa kadiliman.
maging liwanag tayo sa iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng kanyang anak na si Hesukristo. Ating itugon, luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang bayan ng Diyos naway maging isang tulad na dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga simbahan naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan. Manalangin tayo. Luwalhatiin ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan naming nagliliwanag sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Hesu Kristo. Tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali
kahit uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.